Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang kami ay muling magkasama-sama sa sandaling ito, upang ikaw ay aming sambahin at mapapurihan sa aming maliit na kaparaanan. Salamat po sa kaloob mong talento sa bumubuo sa aming music ministry. Salamat po sa patuloy na paggamit sa kanila upang ikaw ay tunay na maparangalan sa pamamagitan ng aming pag-aawitan. Salamat po, Panginoon, sa aming LCC, sa patuloy na pagpaplano at pagkilos, at sa kanilang matalinong pagpapasya upang mapaunlad pang aming iglesia sa dakong ito sa larangang pinansyal at espiritual. Salamat, Panginoon, sa aming mission team na patuloy na humahayo upang mas marami pa ang maakay ng mga tao na makakilala sa iyo, Panginoon, at sa nagiging bahagi nila upang kami ay magkaroon ng mas malalim na pagkakilala sa iyo. Salamat po sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa aming mga cell leaders, sa aming pagmamalasakitan sa isa't isa. Salamat po sa pagpaparamdam sa amin na kami ay isang pamilya na pantay-pantay at nagmamahalan sa ilalim ng iyong pagpapala. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy ang aming pagpapasalamat sa aming mga manggagawa sa patuloy at walang kapagodang pagbibigay ng kanilang mga sarili upang kami ay huwag mawala sa iyong kawan, upang mapanatili ang aming ninga sa aming mga paglilingkod at pagpapagamit sa iyong ministeryo. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Hiling po namin, Panginoon, na samahan mo kami sa aming gawain sa umagang ito. Maging tunay na kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming pag-aawitan. Naway maging kaaya-aya sa iyong pandinig ang aming mga tinig na magpupuri sa iyong pangalan. Pangunahan mo po, O Diyos, at bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo ang aming magiging tagapagsalita. Maging tunay po sanang pagpapala sa aming lahat ang banal na aral na aming mapapakinggan. Higit sa lahat, Panginoon, maging karapat-dapat po sana ang bawat isa sa amin sa aming pagsamba sa umagang ito. Ano man po ang kalagayan ng aming mga puso at isipan, papagindapatin mo po, O Diyos, na hindi ito maging hadlang sa aming pagsamba sa umagang ito. Nababatid ko pong ang bawat isa sa amin ay may mga tanging kahilingan. Naway ipagkaloob mo po ito sa amin kung ang mga ito ay naaayon sa iyong kalooban. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapakan po natin ang ating Panginoon, yung malakas na malakas para sa Lord. Hallelujah! Yes, Jesus! Yan! Kaya naman mga kapatid, let's declare the goodness of the Lord today. Ngayon yung araw para sabihin natin na siya ay mabuti, tama? Sabi mo naman sa katabi mo, the Lord is good or God is good. O parang hindi, mabuti bang Lord? Yan, when I say God is good, you will say all the time, God is good. And all the time, God is good. Parang mahina, isa pa, God is good. And all the time, hallelujah! You are a good God, yes, Jesus, hallelujah! God is good all the time. Put a song, praise. He put a song of praise in his heart of mine. God is good. Yes, Jesus. All the time, through the darkest night, through the darkest night, his light will shine. God is good. Let's declare. God is good all the time. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Bigyan mo naman ng magandang fist bump yung kasama mo ngayon. Umalis ka sa upuan mo.
Bigyan mo ng masarap na fist bump kayo ng kasama mo. Because God is good all the time. His hand will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you and He will keep you safe and sound. And He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good. Woo! All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. What? All the time. Through the darkest night, His shine will shine. God is good. God is good. All is good. All the time. Ngayon, sabihin natin ito sa ating mga sarili. We are sinners and so unworthy. It's still for us He chose to die. Filled with Holy Spirit, now we can stand and testify that His love, ano? Is everlasting and His mercy. Sabihin natin sa Lord! He will never end. God is good. Woo! All the time, He put a song of praise in this heart. God is good. God is good. God is good. Woo! All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. You are good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good. All the Yes, Lord God, You are good. Yes, Jesus, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin ngayong araw na ito. Itaas natin ang ating mga kamay. Iwagayway para sa ating Panginoon dahil karapat dapat natanggapin niyo yun para sa atin. Yes, Lord God, patuloy kami magpupuri. Magpapasalamat sa iyo. Dinggin mo ang aming mga awit. Hallelujah. One more time we say, Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy enduring forever. Come on, we declare. Lord, You are good and Your mercy enduring forever. People. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. We worship You, Jesus. We worship You. Woo! Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Woo! You are good. Hallelujah. We give You praise. We give You glory. You are good. Binibigay namin lahat ng pagpupuri sa iyo, Panginoon.
hold to our good and your mercy endure it forever. Woo! Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. Panginoon, naririnig mo kami. Hallelujah. Nararamdaman ka namin, Panginoon. For who you are. Lord, you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, we declare! You are good, you are good all the time, all the time. You are good. You are all the time, all the time. You are good, Lord. You are good, and your mercy endure forever. Lord, you are good, and your mercy endure forever. Come on, we sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endure forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. You, Jesus, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who? Come on, we sing. We worship you, Jesus. Come on, we sing. We worship you. Who you are, who you are, who you are. Lord, you are good. Oh, Jesus, you are good. You are good. You are good, oh God. You are good, oh God. You are good. Our King, and you deserve all our praises and all our worship. Panginoon, kagaya ng mga inawit namin, you are good all the time. Marami man kami, Panginoon, na kinakaharap, marami man kami, Panginoon, na pagsubok, na kinakaharap ngayon, but we know that you are here. Nandito ka sa mga puso namin. Sinasabing, kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, hindi dapat tayo mangamba. Nandiyan ang takot, pero nandiyan ang Lord. He will embrace you. He will give you faith. He will give you everything that you need because our Lord is able, our Lord is active, our Lord is faithful, our Lord is good. God, you are faithful to us at patuloy naming itataas ang pangalan mo.
Patuloy namin, Panginoon, na ibibigay ang lahat ng papurit pagsamba sa iyo. Kaya, Panginoon, lumalapit kami ng may kapakumbabaan, Panginoon. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Come on, we sing this to the Lord. And as we worship sa Panginoon. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. We're standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Panginoon, naririnig mo ang puso ng bawat isa. Narito ang aming dalawang kamay para itaas ka. Narito ang aming iisang puso na sasabing ikaw lang ang nag-iisang Panginoon ng aming buhay. Panginoon, patuloy mo kami usapin ngayong umagang ito. Kagaya ng mga aawitin namin, we give you everything. Minsan, Panginoon, naiisip namin yung mga kabutihan mo, Panginoon, na patuloy na ipinaparana sa bawat isa.
Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi mo kami binibitawan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kailan di mo kami iniwan, Panginoon. Kaya ngayon, karapat-dapat kang, Panginoong, purihin at sambahin ng aming mga boses, ng aming mga awit.
give you glory, we give you honor. In the name of Jesus, ang lahat magsabi ng Amen, Amen. Sa atin nung pagkakatayo, tayo po ay sabay-sabay na magbasa ng talata sa Biblia na atin nung pagbabatayan ng ating pag-aaral ngayon pong umaga. Na nakasulat po sa aklat ng Efeso chapter 1, verses 13 and 14. Ito po ang sinasabi, pwede po nating sabay-sabay na basahin. Verse 13. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Verse 14. Sabi po dito, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila ang iyo pong pangalan, O Panginoon, na sa mga oras na ito, sa amin pong pagkakatipon, nais naming, Panginoon, na ihayag ang iyo pong kadakilaan sa buhay namin, O Panginoon, na sa pag-aaral ng iyong mga salita, hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, ang kapatawaran na maranasan namin, O Panginoon, at maging karapat-dapat kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hiniling po namin, O Diyos, ang karunungan na maranasan ng bawat isa, masangkapan kami ng karunungan na nagmumula, Panginoon, sa iyo upang makaunawa ng iyong mga salita. Samahan mo kami, O Banal na Espiritu, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At ikaw ang siyang matanyag, O Panginoon. Idinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, maging ang mga kapatiran na nasa online sa mga oras pong ito, umaasa kami, O Diyos, na sila man ay makatatanggap ng mga pagpapalang espiritual na amin pong pag-aaral. Sa mga pag-aaral po namin, O Panginoon. Salamat, O Diyos. Panalangin po namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Papasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy po na paggabay sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa kabila ng bagyo na atin pong naranasan noong nakaraang isang linggo. Salamat sa ligtas na nararanasan po natin sa kamay ng ating Panginoon. Bagamat ang ilan sa mga kababayan po natin ay nasalanta po talaga ng bagyo, ang ating mga panalangin patuloy na maranasan nila ang kalinga, comfort na nagmumula sa atin ng Panginoon. Sa atin ng pag-aaral ngayon pong umaga, sa series po ng pag-aaral ng Book of Ephesians, nakikita po natin dito ang mga pagkilos, ang pagkilos ng ating pong Diyos, ang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Sa ano bang petsa yon? Yung petsa ng yung first na pag-aaral po natin, ng series ng pag-aaral from Ephesians chapter 1, pinag-aralan po natin doon sa mga nakaraan ang may kinilaman doon sa tinatawag na we were planned by the Father pertaining to God the Father. Yung plano ng Diyos pala sa bawat isa sa atin, nais niya na ikaw at ako ay bigyan ng pagpapalang espiritual. That's why He elected you. Pinili ka ng Diyos mula sa karamihan ng mga makasalanan. Babalik-tanaw lang po tayo sa ating mga napag-aralan. At nais po natin, ang panalangin po natin, ma-internalize po natin kung paano na ang Diyos na nahayag sa tatlong persona ay involved sa iyong kaligtasan. Kumikilos sila sa may kinilaman sa atin pong kaligtasan. Bukod sa ang plano ng Diyos o ng God the Father ay piliin ka, bukod po doon, we were adopted by God the Father.
adopted. Tayo po, mga kapatid, ay inampon ng atin pong Diyos. At ang isa pa po dyan, He accepted us. Tinanggap ang bawat isa sa atin na sa kabila ng pagiging mga makasalanan po natin, tinanggap ang bawat isa sa atin, mga kapatid. At last Sunday naman po, ang atin hong pinag-aralan sa pangunguna po ni Jack Elby, kung yung una, pertaining to God the Father, we were planned by the Father. Sa pangalawa naman po, bagal. We were purchased by the Son. At wala pong ibang tinutukoy doon sa tinutukoy na Son. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Heso Kristo na ang kanyang pag-purchase sa atin, ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ang siyang ipinalit, ang siyang inialay upang ikaw ay tubusin, ako ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Bukod sa pagtubos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ikaw at ako ay pinatawad ng ating pong Panginoon. Inihayag din ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, yung kagabi na atin hong pag-aaral, kung hindi po dahil doon sa office ng ating Panginoong Hesukristo at yung kagabi na atin hong pinag-aralan ay may kinalaman saan? Si Jesus Christ bilang propeta. At hindi lamang pala siya basta propeta. Siya ang kaganapan. Siya ang, ayun nga, yung kaganapan. Yung kaganapan ng propesiya. Imagine yung propeta na ito na naghahayag ng balita sa mga tao. Siya pala ang ating dakilang, sabi nga, propeta ng bawat isa sa atin. Ano ang role ng prophet? Yung message from God, ibinababa sa propeta, tapos ang propeta ang siyang magpapahayag sa mga tao. Ano ang role ng priest o ng dakilang saserdote? Sa Monday, atin ang pag-aaralan. Kaya po, ako po ay ano, haba ng introduction ni Jack, ay ni Pastor, hayaan nyo na po, next week, wala po uli ako. Ganoon. Ano na yung sasabihin ko? Ayan. Lubos tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. May mga kapatiran na nagkukwento po sa amin through chat o kaya minsan face to face. Kinukwento po nila, Pastor, meron po akong napakinggan. Katulad kanina, meron nagkwento po sa akin, Pastor, itatanong sana ako, dapat magte-text ako. Allow me, Ati Resi. Na-appreciate ko po yung pag-aaral na ating ginagawa sapagkat ang bawat isa sa atin nagiging mapanuri. Matanglawin. Hindi naman. Parang si ano lang eh. Sino yun? Kuya Kim. Hindi po si Kuya Kim. Yung pong, ang bawat isa po sa atin, ako personally, na a-amaze ako, sobrang galak po ang aming nararamdaman, nagiging mapanuri tayo sa mga napapakinggan po natin. Hindi ba, Pastor? Tama ba, Pastor, na ganito yung sa iba't ibang panahon ay nagpapalit ng pangalan ang Panginoon at kung ano yung mga sinabi pa ng ating kapatid. Sabi niya, parang hindi ganito yung ano eh, yung tinuturo sa Biblia. Nung sinabi po niyang ganoon na nasisiyahan kami sapagkat yung ikinukwento niya nagiging mapanuri at alam niya ngayon kung paano i-refute o pasubalian yung maling aral. Allow me, Ma'am Rose. Sabi niya, a book of Jeremiah, yung atin pong tinatalakay, at doon sa book of Jeremiah, mahal po natin ang pinanggalingan po natin.
nare-realize niya by the grace of God. Hindi pala, Pastor, dapat na ganito yung ginagawa doon sa mga images, sa mga idols. Hindi pala. Mali pala ang ginagawa ko noon, sabi ni Ma'am Rose. Alam niyo po, sadyang ang Diyos, pag kumilos sa buhay po natin, yung desire din natin na mas matuto pa, pagtitiyagaan mo ang lahat. Kasi involved po dito yung paglago mong spiritual eh. Hindi po mahalaga sa atin yung pong, ano ba ang tawag nito? Ganito. Kung, wag na nga, hindi ko maisip eh. Hindi ko maisip kung ano yun. Sa buhay po natin, sadyang napakamahalaga yung online na ginagawa po natin. Ang laking tulong. Ako personally, talagang malaking tulong sa akin dahil hindi lamang kayo, kung kayo ay natututo, mas lalo po kami na mga workers na na-enjoy na pag-aralan lalo ang salita ng Diyos. Lalo na yung everyday, yung madaling araw na pag-aaral ng salita ng Diyos and then isi-share po namin sa inyo ang saya sa kalooban na ang sarap pag-aralan ng salita ng Diyos. So dito, we were purchased by the Son pertaining to Jesus Christ. Sinasabi niya sa bawat isa sa atin na tayo ay pinatawad niya, pinatawad na niya. And also, Jesus gave us an inheritance. Ang mana na ibinigay po sa atin ay hindi po mana lamang ng secular o temporary. Lalo tigit yung walang hanggan na kanyang ibinigay sa mga mananampalataya. At idugtong ko lang yung sinabi pa, sabi, pag tinanggap mo ika, ang kwento ng Ate Res, kapag tinanggap mo ika ang Panginoong Jesucristo, hindi ka na makararanas ng mga pagsubok. False ano po yun? Na false hope po yun. Nun tayo po ba ay nanampalataya by the grace of God? Nun tayo po ay tumanggap kay Kristo as personal Lord and Savior? Hindi na po ba tayo nakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Hindi ho totoo yun na halimbawa kami magsishare. Tanggapin mo lang si Kristo, hindi ka na makararanas ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakasakit. Huwag niyo ho kaming paniwalaan kapag ganoon ang aming pong sasabihin. Manapay ang mga mananampalataya, lalo pong gagawa ng kaparaanan si Satanas para tayo ay batakin, para tayo ay igupo, para tayo ay buwal at hindi na tayo magpatuloy sa paglilingkod sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, ang mahalaga sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan bilang mga mananampalataya, alam mo na mayroong Diyos na laging nariyan upang ikaw ay gabayan at papanagumpayin. Di po ba? Ang ating pag-aaral po ngayon pong umaga sa atin yung tema, Preserve by the Spirit. Preserve by the Spirit. Patuloy na patnubayan tayo ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Preserve by the Spirit. Ang tinutukoy po natin na Spirit dito, walang iba kundi ang Banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng tinatawag na Triune God. Preserve by the Spirit. Meron marahil tayong napapakinggan, ang kaligtasan ba ay nawawala? Ang kaligtasan po ba ay nawawala sa atin ng pag-aaral? Ang kaligtasan hindi po nawawala. Bakit hindi nawawala ang kaligtasan? Tingnan po natin, how did the Spirit preserve the believers? Paano na ang Banal na Espiritu ay iningatan ang mga mananampalataya? Number one, the Holy Spirit
sealed us. The Holy Spirit sealed us. Verse 13. Ang sabi doon sa verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Na illustrate na natin minsan ito. Sa amin po, sa Bulacan, not sure kung dito ay nangyayari. Yung meron kang alagang baka, tinatatakan ng merong bilog, tapos yung first name mo, hinihiruan ang tawag. Hinihiruan. Hindi ko po sure kung uso pa yung dito ngayon. Ah, dati, opo. Nung sa amin po, di halimbawa, Nelvin Tabaw, yung ente, gagawa ng ente at pag-aari ng yung bakal na yon na merong ente, idadarang sa apoy hanggang sa maging nagbabaga na yung bakal na yon. At nakakaawa yung baka talaga, nakakaawa't sadya. Tapos itatatak doon sa bahagi ng katawan, kung diniba or kung saang lugar na katawan. At iyon ay palatandaan na ikaw ay nagmamayari ng baka na yon. Yan. Higit pa ho doon, hindi naman literal na ang bawat mananampalataya, ikaw bilang pinili ng God the Father na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritu. Ang tatak na yon ay hindi literal na HS. Tapos, nasa noon natin, nasa dito natin. Hindi po literal na ganoon. Preserved by the Spirit. The Holy Spirit sealed us. Paano tayo, sinelyuhan, tinatakan ng banal na Espiritu? Ang sabi dun sa talata, ayan, letter A. Saan ba ako? Ayan. Narinig ng makasalanan ang salita ng katotohanan. Ang mga action words katulad ng narinig, naniwala o nagtiwala, tinanggap at tinatakan, ito po yung involved ng pagsiselyo, pagtatatak ng banal na Espiritu sa mga tunay na mga mananampalataya. But sinabi po natin na genuine Christian. Pag sinabi po natin na genuine, siyempre, ang tinutukoy po nito, once na ikaw ay natagpuan ng ating Diyos, tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, nagpapatuloy ang mga mananampalataya sa liwanag na nagmumula sa atin ng Panginoon. Sa pamumuhay po natin bilang mga mananampalataya, isinasapamuhay natin ang mga bagay na ating pong natututunan. Kung ikaw ay nakinig ng kanyang salita bilang isang makasalanan, nagtiwala ka sa malaking magagawa ng Panginoong Jesucristo na siya'y namatay na libing na buhay na muli para sa iyong mga kasalanan, nanahan ang banal na Espiritu sa bawat individual. Kung nananahan ang banal na Espiritu sa bawat individual, ano ang dapat mong gawin sa Diyos ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo? Kinakailangan bilang mga mananampalataya, wag na wag po nating gagawan ng anumang uri ng kasalanan o wag tayong mapahikayat sa anumang gawa uri ng kasalanan sapagkat ang banal na Espiritu ay napipighati. Sa panahon na nagkakasala ang mga mananampalataya, hindi kasama ang banal na Espiritu na gumagawa sa atin na makagawa ng kasalanan. Ang role ng banal na Espiritu ay i-convict tayo dun sa nagawa nating kasalanan upang pagsisihan natin ang lahat ng ito. May kalungkutan.
napipighati ang banal na Espiritu sa panahon na ang kanyang mga anak ay nagkakasala. Sinasadya man ito o hindi, ang banal na Espiritu ay napipighati, nalulungkot po siya sa panahon na nagkakasala ang kanyang mga anak. Nung narinig mo, nung nagtiwala ka, tinanggap natin ang banal na Espiritu at dahil doon, tinatakan tayo magpakailanman. Kaya po ang kaligtasan, hindi po yan nawawala. Yung bunga ng iyong pananampalataya dapat na makita sa bawat isa sa atin. Subalit kung ang bunga ng pananampalataya na meron ka ngayon, sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, eh bakit worse than before ang nararanasan mo? Pero hindi ikaw tiyo. Kung sa buhay po natin, na kiniklaim natin na tayo yung mga mananampalataya, pero palala ng palala ang pamumuhay na ginagawa po natin, once and for all, balikan natin yung sinasabi natin na tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Yung regeneration, yung pagkapanganak na muli, tunay nga bang naranasan natin? Kung tayo ay nagtatampisaw doon sa gawang kasalanan, na ang banal na Espiritu, kung nanahan talaga sa atin, kung totoo na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, bakit walang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin? Bakit walang conviction ng banal na Espiritu sa atin na pagsisihan natin ang nagawa nating kasalanan? Eh kaya pala walang ganoon. Wala talaga. Wala talagang hindi talaga totoo na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. I'm not judging every one of us. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, ipakita natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng bunga na meron tayo, bunga ng ating pananampalataya. So mga kapatid, narinig natin, nagtiwala tayo kay Kristo, tinanggap natin ang banal na Espiritu, tinatakan tayo magpakailanman. At ang kaligtasan, hindi po yan nawawala. Kung tunay, kung totoo ang pagtanggap natin sa banal sa ating Panginoong Jesucristo as personal Lord and Savior, the Holy Spirit residing in us. Ang banal na Espiritu, siya po ay nananahan sa atin. Kung nananahan siya sa atin, aware tayo kapag kinakausap tayo ng Diyos. Kapag merong conviction sa atin, ang banal na Espiritu. Letter B, siya ay naging isang espesyal na tatak sa ating puso sa sandali ng ating kaligtasan. Sa panahon na tinanggap mo, nung panahon na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo as your personal Lord and Savior, kumilos po ang tatlong persona. Pinili ka niya ng God the Father. Tinubos ka sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Precious blood of Christ ang pinantubos sa atin. At dahil doon, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Sealing signified, meron pong apat na sa secular Greek, meron pong kahulugan, the sealing signified a finished transaction. Yan. Yung pagsiselyo pala, yung pagtatatak pala, sa panahon ng mga Griyego, ang kahulugan po nito, una, it is a finished transaction. Finished transaction. Tingnan po natin. Ang kahulugan ng finished transaction, it means paid in full. Binayaran ng buong buo
Naalala niyo po ba ang John chapter 19 verse 30 na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, "It is finished." Nung sinabi niya ang tatlong words na ito at ilang letter sa tetelestai? 10 letra sa salitang Griego. Nangangahulugan po ito, mga kapatid, kung ia-apply po natin sa ating spiritual na aspeto ng ating pong buhay, ikaw at ako ay buong-buong binayaran ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kung bakit hindi na kinakailangan pa na duplikahin pa ang mga pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Tinapos ng lahat ng ating Panginoong Jesucristo, that's why na kanyang inihayag, pasigaw na sinabi, "It is finished." Dahil natapos na niya ang lahat ng gawain na ipinagagawa sa kanya ng God the Father. It is a finished transaction. Doon po sa kanilang ticket na matatanggap sa mga nangangalakal, paid in full ang kanilang matatanggap. Ibig sabihin, buong-buo, wala na po siyang babalikan pa na babayaran. Ang Panginoong Jesucristo, doon sinabi niya sa krus ng Kalbaryo na "It is finished," nangangahulugan lamang, wala na siyang babalikan pa sa krus ng Kalbaryo. Lahat noon ay tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang pakahulugan, the sealing signified a mark of ownership. A mark of ownership. Sa kanila pong sa panahon ng mga Griego, sa panahon ng atin ng Panginoong Jesucristo, lalo na po doon sa Asia Minor, ang may mga pagkakataon na bumibili sila ng mga puno. Puputulin nila, isasaayos, tapos maging sa pagbili din po pala ng mga puno, meron ding mga tatak. Tinatatakan nila sapagkat ang ilan sa kanila, paaanurin nila iyon sa ilog or sa... paaanurin nila. Yung tatak na nakalagay doon sa troso, halimbawa, alam nila kung kanino yung troso na yun. At ang tatak na yun, it is a mark of ownership. God stamps us with this seal, indicating ownership. Tinatakan tayo ng Diyos ng kanyang selyo na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari niya. Mga kapatid, ang banal na espiritu, baka hindi po natin alam, siya po'y kinakailangan at deserving na sambahin. Hindi lamang ang God the Father, hindi lamang ang God the Son ang sinasamba po natin. Even God the Holy Spirit. Iniisip ko nga, minsan kaya hindi natin nare-recognize ang pagkilos ng banal na Espiritu. Minsan kaya ay sa atin noong pag-aaral, hindi natin kinikilala nga po ang banal na Espiritu. Mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin, i-recognize po natin yung tatlong persona ng triune God. Okay. Sa ngayon, mga kapatid, sino kaya ang nagmamay-ari ng ating pong buhay? Who owns us now? Only God. Tanging ang Diyos lamang ang nagmamay-ari nawa ng ating pong buhay. Ikatlong sealing signified a band of security. A band of security.
setting a seal to prevent opening. Naalala niyo po si Daniel na itinapon doon sa lion's den, at noong isinara na yung pantakip, tinatakan, the king sealed it doon sa Daniel chapter 6 verse 17 with his own signet ring and with the signet rings of his nobles. Ibig sabihin, yung ipinantatak doon sa pintuan ng kulungan ng leon, walang sinuman ang pwedeng magbukas doon. Walang sinuman. Yung puntod ng ating Panginoong Jesucristo was sealed by royal decree. Walang sinuman ang pwedeng magbukas noon. Sapagkat ang sinuman na magbubukas doon ng walang pahintulot ng namamahala ng hari, buhay ang kapalit. Buhay nila ang kapalit. How secure is our eternal future? Gaano kaya ka-secure, kasigurado ang buhay mo kung sakaling kunin na ng Diyos ang ating pong buhay? Gaano ka-kasigurado? Gaano ka-secure? Sobrang secure. Dahil ang Diyos ang siyang nagbigay nito sa bawat isa sa atin. Naalala niyo po ang sinasabi sa aklat ng John. John nga ba yun? Paki-down mo nga, nak. John chapter 10 verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailan may di kita o di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Tingnan niyo po yung last part. Kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Verse 28. Sabi dun sa verse 29, ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Paulit-ulit pa na sinabi na binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi tayo maaagaw sa Ama kahit kanino paman. Ganyan ka-secure ang eternal salvation na nagmumula sa atin ng Panginoon. Ganyan ka-secure, mga kapatid. And letter D, the sealing signified an imprint of authenticity or of identity. Imprint, tatak ng iyong pagkakakilanlan. God places the Holy Spirit in us permanently as His signet. Permanently, mga kapatid. So, ang kaligtasan sadyang hindi nawawala. Sapagkat kung tunay, kung totoo na ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, tinatakan ka na. Sinelyuhan ka na na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Okay. So, the Holy Spirit sealed us. Tandaan po natin, we were preserved by the Spirit because He sealed us. Pangalawa, He sealed us. The Holy Spirit guarantees us. Guarantees us. Sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Mula po sa Precept Austin, kay Chris Bruno, at sa mga napagkuhanan ko pa po nito, The Daily Study Bible, na-enjoy kong sobra yung pag-aaral nitong Lord, salamat. We were planned by the Father, we were purchased by the Son, we were preserved by the Spirit. Tingnan po natin. Ang
sinasabi po ni Pablo doon sa Efeso, next slide. Ang sinasabi po ni Pablo sa Efeso chapter 1 verse 14 na ang karanasan ng banal na espiritu na mayroon tayo sa mundong ito ay isang patikim ng pagpapala sa ng langit. At ito ay ang katiyakan na balang araw ay ganap nating maangkin ang pagpapala ng Diyos. Patikim pa lamang pala yung salitang guarantees or pledge. Nangangahulugan po ito ng tinatawag na pauna. Paunang patikim sa atin ng mga pagpapalang espiritual. It is like a deposit, says Paul. Ayan. Ito ay tulad ng isang pagdeposito, sabi ni Pablo. Bumili ang Diyos at para lamang patunayan na susundin niya ang kanyang pagbili. Mga kapatid, binili tayo sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At para lamang patunayan na susundin niya ang kanyang pagbili, nag-down payment na siya. Nagbigay siya ng deposito sa anyo ng banal na espiritu. Patuloy na patnubayan tayo pagkalooban ng karunungan upang maunawaan natin ang mga inaaral po natin. Kapag bumili po tayo ng bahay, pag bumili tayo ng kotse, halimbawa, nagde-deposito ang isang mamimili. Nagbibigay tayo ng paunang bayad na sinasabi natin doon sa nagbebenta, nangangako tayo na bibilhin natin ito. Pero kinakailangan ko lamang na magbigay ng paunang bayad. Iyan ang ginawa ng Diyos. Nagbigay siya ng deposito sa atin, nangako siya na kung ano ang kanyang nasimulan, kanya pong tatapusin. Kanyang tatapusin. Ano po yung garantiya ng Diyos sa mga mananampalataya? Letter A, He guarantees the believers inheritance of salvation. Binibigyan ka ng katiyakan ng Diyos bilang mananampalataya na tanggapin ang mana ng kanyang pagliligtas. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Ang bagong buhay na iyan, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na hatid ng tatlong persona. Hatid ng tatlong persona para ikaw ay makaranas ng tinatawag na kaligtasan. He guarantees the believers inheritance of salvation. At pangalawa, He guarantees the believers inheritance of heaven. Inheritance of heaven. 1 Peter chapter 1 verse 4, nakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Nais po natin na maranasan ang kayamanang nakalaan doon sa langit. Ano kaya ang itsura noon? Ano kaya ang kalalagayan ng mga mananampalataya doon sa kalangitan? Gusto niyo na po bang makita? Wag muna. Wag muna. He guarantees the believers inheritance of heaven. Nakita natin mga kapatid. Ang banal na espiritu ay ang ikatlong persona sa triune God. Ang banal na espiritu ay nananahan sa mga mananampalataya sa sandali na ikaw ay makaranas ng tinatawag na kaligtasan. Next slide. Alam natin mula sa unang mga taga Corinto chapter 3 verse 16 at 6:19 to 20
na ang mga katawan ng mga Kristiyano o ng mga mananampalataya ay templo ng Espiritu Santo. Ang turo ng bagong tipan na ang pananahan ng banal na Espiritu ay permanente. Hindi maaaring mawala ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Permanent ang pananahan ng banal na Espiritu sa atin. Therefore, the Father, ang sabi po ni Chris Bruno, next slide. The Father, the Son, and the Holy Spirit have conspired since eternity past on purpose to save you from your sins. The Father, the Son, the Holy Spirit have conspired since eternity past. And the main purpose, to save you from your sins. Alam ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ang kanyang gagawin, ang kanilang gagawin, lalo na may kinalaman sa iyong kaligtasan. At ang sabi pa po ni Chris Bruno, the Father plans it, the Son purchases it, the Spirit preserves it, all to the praise of His glory. Paanong hindi mo bibigyan ng kapurihan ang Triune God? Gayong sila pala ang lahat-lahat ng kaligtasan na ating natamo, sila ang kumilos sa atin. At ang atin pong conclusion, salvation is impossible without the Holy Spirit. Salvation is impossible without the Holy Spirit. Bakit po? Ang banal na Espiritu ang nagko-convict sa atin para pagsisihan natin, ma-realize natin na tayo ay mga makasalanan. Salvation is impossible without the Holy Spirit. Ay sabihin na rin natin, halimbawa, salvation is impossible without the Father. Salvation is impossible without the Son. And salvation is impossible without the Holy Spirit. Tunay mga kapatid, kung isa lamang diyan ang hindi kumilos, kumusta kaya tayo? Mga kapatid, sa atin nung pinag-aralan, we were planned by the Father, we were purchased by the Son, and we were preserved by the Holy Spirit. Sa inyo pong buhay, sa inyo pong personal na relasyon sa atin nung Panginoon, paano ninyo pinahahalagahan yung plano ng Diyos, yung pagtubos sa iyo at ang pangangalaga sa iyo? Paano natin ito pinapahalagahan? Sa bawat araw ng atin pong buhay, do we glorify the living God? Sa bawat araw ng atin pong buhay. At ang atin pong panalangin mga kapatid, magpatuloy nawa na ang banal na Espiritu, ang Diyos Anak at ang God the Father, kilalanin natin na kumilos lagi sa buhay po natin. Lahat ng mga gawang kasalanan, mga kapatid, maiiwasan kung hahayaan po natin na ang Triune God patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Father God, lubos kami na nagpapasalamat sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Umaasa kami, O Diyos. Kikilusin mo kami, O Panginoon. Isa sa pamuhay namin ang mga bagay na amin pong natutunan upang maparangalan namin ang iyo pong pangalan. Samahan mo kaming lagi, O Panginoon. Hiniling po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.
Salamat sa Panginoon sa mabiyayang mensahe na hinatid sa atin ng ating pastor. Bago po ako manalangin, sabi po sa Efeso chapter 3 verse 20, which is paborito ko rin po itong Bible verse. Ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayan, so, sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mabiyayang mensahe na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God, na makagagawa ng higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming hinihiling, Panginoon, O God, sa pamamagitan, Panginoon, ng kapangyarihan na nagahari sa bawat isa sa aming buong pagtitiwala sa iyo, Panginoon, O God, ay mapangyayari mo, O God, ang lahat ng aming mga hinihiling, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. You are our Father who plans everything, Panginoon. Ang iyong anak na Panginoon na nag-purchase, O God, ang Holy Spirit na kung saan ang nagpe-preserve sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, O God. At patuloy, Panginoon, na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, O God. Sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, O God. Sa lahat ng aming mga kakulangan, Panginoon. Lord, I know, we know, Panginoon, that you will provide everything that we need, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, yung pagbibigay, Panginoon, yung paghandog, Panginoon, ng aming sarili, O God, ng aming puso, ng aming buhay sa iyo, Panginoon, na kung saan sa iyo nang galing, Lord. Patuloy nga, Panginoon, na maibigay namin yung the best para sa iyo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makasunod sa lahat ng pinagagawa mo sa amin, Panginoon, Lord. Sa oras nito, Lord, siyasatin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tingnan mo yung puso ng bawat isa, Lord. Hindi ka tumitingin sa amount, Panginoon, kundi, Lord, tinitingnan mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa na kayang ibigay para sa iyo, O God, ng aming makakaya, Panginoon. Lord, sa bawat isa, Panginoon, na magkakaloob sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, Lord, kayo nga, Panginoon, yung magsaliksik ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kayo nga, Panginoon, yung patuloy na tumingin sa puso ng bawat isa, O God. At nakikita mo, Panginoon, yung kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa, O God. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa kabila ng lahat, O God, ng aming kakulangan. Patuloy ka, Panginoon, na nagpo-provide. Patuloy ka, Panginoon, na nariyan. Nabigyan kami ng pag-asa sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, sa lahat ng aming mga suliranin ng mga pagsubok, problema, Lord. Patuloy ka nga, Panginoon, na nagbibigay ng lakas sa bawat isa ng pag-asa, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo, O God. At patuloy nga, Lord, na yung kapangyarihan mo, Panginoon, at na naghahari sa bawat isa sa amin, ay patuloy, Lord, na matugunan ang lahat, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Lord, sa mga nangangailangan ng mga trabaho, Panginoon, nananalangin sa kanilang mga tanging kahilingan, Panginoon, sa kanilang mga plano, desisyon na kailangan gawin, Panginoon, Lord. Kayo nga ang patuloy na manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy na yung plano mo, Panginoon, yung mangyari, yung kalooban mo, Panginoon, yung mangyari sa aming mga hinihiling, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na hindi yung aming sarili ang masunod, Panginoon, kundi yung kalooban mo, kundi yung iyong nais na mangyari sa buhay ng bawat isa, O God, sa mga negosyo, sa mga trabaho na aming pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw yung manguna at ikaw ang magbigay sa amin ng wisdom. At patuloy, Lord, na ikaw ang mag-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, O God, at patuloy na itinataas namin ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nais mong ikay pagpalain.
Sa atin hong pagsasagawa ng banal na hapunan, atin pong inaanyayan, mga kapatid po natin, Mami Carol at Kuya Osep. Kuya Osep. Sorry. Mami Carol ay nahandong pa sa labas. Okay. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim ng pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sa mga oras pong ito, mga kapatid, sa atin hong bago po tayo tumanggap ng elemento ng banal na hapunan, magkaroon po tayo ng personal na pananalangin. Lapit po natin ang atin pong sarili. Tayo po'y manalangin. Ang namin Diyos na nakila, Panginoon, salamat sa pagpapaalala, Panginoon, sa amin, sa iyong mayamang pagkilos, Panginoon. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, Lord God, we worship you. Sa umaga ito, Panginoon, sa aming pag-aalaala, sa aming gagawing Santa Cena, Lord God, alam po namin, Panginoon, nakasama mong tinanggap sa aming buhay yung aming mga pagkakamali, Panginoon, Lord God. Pero sa umagang ito, nais namin, Panginoon, magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Ibaba ang aming sarili, Panginoon. Kami makasalanan, Panginoon, Lord God. At tanging ikaw lang, Panginoon, na makakapaggawad ng kapatawaran sa aming, Panginoon. Maging karapat dapat, Panginoon, kami sa aming gagawin, Lord God. Oo, Panginoon, ito'y simbolo lang, Panginoon, pero ito'y mahalaga, Panginoon, sa amin, Lord God. Especially yung forgiveness mo, Panginoon. Nais, Panginoon, namin na patuloy na exercise, Lord God, ito. Sa aming pagganap na ito, Panginoon, magbuhat ito, Panginoon, sa amin ng kalayaan, Panginoon, sa anumang bandage ng kasalanan sa aming buhay, Lord God. Dalangin, Panginoon, namin na maging mas malalim, Panginoon, ang kahulugan nito sa aming buhay, Lord God. Muli, Panginoon, nagsusumamo, Panginoon, kami sa iyong kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Ipapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw na ginagawa mo, Panginoon, sa amin. Nagbubuhat sa amin pagbabago, Panginoon. Malalim na pagkakilala, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy namin, Panginoon, na ipinagpapasalamat ang mga elemento ng banal na hapunan na amin pong tatanggapin. Hiniling po namin sa iyo ang iyo pong pagbabasbas sa katas ng ubas na sumisimbolo ng iyo pong dugo, ang tinapay na sumisimbolo ng iyo pong katawan. Ang lahat ng ito, O Panginoon, hiniling po namin sa iyo na iyo pong basbasan at maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Yamang aming inaalala ang iyo pong natapos na gawain sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Makakapunta po ang mga kapatiran, kalalakihan, kababaihan, mga kabataan, dito po sa unahan. Buhay kanin mo't makita.
Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inimin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Mga kapatid, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Matapos magapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Lubos kami na nagpapasalamat o Panginoon na sa pamamagitan ng iyo pong anak, nagsakripisyo para sa kasalanan ng iyo pong mga anak. Hiniling po namin sa iyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa mga panahon ng mga paglilingkod po namin, naroon ang malayang pagkilos po niya sa buhay ng iyo pong mga anak. Hiniling po namin ang pananagumpay ng iyo pong mga anak sa anuman na mga pinagdaraanan ng mga kapatiran. Panalangin namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kakaupo na po ang kapulungan at atin pong tunghayan ang mga pahayag.
Hindi na daw po magtatampo si Pastor kasi siya yung speaker. Napakadami po natin ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon sa presensya po ng bawat isa. At ito po ang ating mga pahayag para sa unang linggo ng Nobyembre. Oh, Tagalog. LCC muna. LCC meeting po mamaya, 1 p.m. At yan nga po, sabi po ni Pastor, ma-excite daw po tayo para sa darating na Monday para sa ating family altar through Google Meet, 7 p.m. At sa Tuesday po, prayer meeting, November 8, 5:30 p.m. Presider po si Ate Che. Opening prayer, ang Lula Nita. Speaker po ay si Pastor Ned. At ang ating pong YMO Friday ay tuwing 7:30 to 9 p.m. At para po sa November 12 to 13 cleaners, Almares, Baskugin, Bernardo, Custodio E. and Valdez family. Next Sunday po, November 13, opening prayer po si Ate Iris, offertory si Ate Lenlen, at speaker po ay si Jack LV, Girl Power. At pagpasensyahan nyo na po at na-late dahil wala po ako last week at nawala ng kuryente ng Sabado, ay ang Thanksgiving Sunday po natin ay dapat ngayong linggo, pero imu-move po natin next week. Ito daw po ay tinatawag din nating Kilo-Kilo Sunday. Yan, ito po ay para sa ating mga workers. At sa November 12 po, 8 a.m. to 11 a.m. ay meron po tayong National Intercessory Gathering Sulong. Dito po ito sa, saan po? Sa Kalaka. Yan, makipag-ugnayan na lang po tayo sa Mama. Yan. At ito po ang ating one-time members pledge for mission hanggang November 30, 2022. At sa atin pong savings, nai-announce mo naman nung isang linggo, di ba? Yan, nakaka 15,000 something. Yan, nakaka 15,000 na po tayo sa savings natin para sa ating anniversary. At happy birthday po sa November 12 kay Jeyush. Anak po siya ni Ining Maricel. Next week na pong mag-iimbita. At happy birthday kay Kuya Joel sa November 9. Yan, happy birthday po. To God be the glory. Yan. Pinapaabot po ng pamilya ni Kuya, ni Ate Gloria Nazaire ang pasasalamat dahil po doon sa isa na siyang ganap na lola, ang Ate Glo Nazaire. Nanganak po ang asawa ni Gio nung isang araw kagabi. Medyo ginabi na daw halos sila ng pag-uwi. Hindi po nakadalo, gawa po ng may kailangang asikasuin. Ayan. Sama pa rin po natin sa panalangin ang Ate Gloria. Bukas laboratory, then Wednesday ay kanya pong chemo. Panalangin po natin. Okay, so yun lang po. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin, Dr. Loya. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory.
Lubos kami na nagpapasalamat, Panginoon, sa malayong pagkilos mo sa aming pong pagsamba. Tunay at karapat-dapat na maitaas lamang ang iyong pong pangalan, lalong-lalo na sa pag-aaral namin kanina ng iyong mga salita. Higit sa lahat, O Panginoon, huwag nawang makapanatili lamang sa aming isipan ang mga bagay na aming pong pinag-aralan. Bagkos, aming pong maisakatuparan ang lahat ng mga bagay na aming pong napag-aralan. Sa bawat araw ng aming pong buhay, pangunahan mo kaming lagi, O Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay namin at lagi maparangalan ang iyo pong pangalan. Hiniling po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nasa ibayong dagat. Kayo po ang siyang mag-iingat, Panginoon, sa mga kapatid po namin ito. Ang mga pangangailangan nila, matugunan ayon sa iyo pong kalooban. Panalangin po namin sa iyo, Ama, na sa mga panahon ng kanila pong pagtatrabaho, ay maranasan nila ang pagsama mo, ang iyo pong pag-iingat, at ma-enjoy nila ang mga pagtatrabaho nila, O Panginoon, upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya na nandito po sa Pilipinas. Panalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nandito sa Pilipinas, lubos na mga pagpapala rin ang siyang ipagkaloob mo. Ganun din, Panginoon, ang mas malalim na pagkakilala, Panginoon, sa iyo ay maranasan ng bawat isa sa amin, O Panginoon. Ang mga kapatiran na nasa Bulacan, nasa Cavite, nasa Metro Manila, within Batangas area, nakasama po namin sa online worship service. Father God, we pray na ang kanila pong mga kahilingan ayon sa iyo pong kalooban, iyo pong tugunin, O Panginoon. Dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa dito sa amin pong bansa, pangunahan mo sila. At kung may mga pagkakataon na ma-promote sila, O Panginoon, ang kalooban mo pa rin ang siyang mangyari, O Panginoon. Dalangin po namin ang mga kapatiran na nag-aaral, patuloy na ang karunungan ang siyang masangkapan ng mga kapatid po namin, at magamit ito, O Panginoon, para mag-excel sa larangan ng pag-aaral. Dalangin din namin sa iyo, Ama, ang mga magulang, ang mga nanay at tatay, ang mga lolo at lola, ang mga young married na sa kanila pong mga pagpapasya na ginagawa, pagkalooban mo ng karunungan at sa bagay na iyon, O Panginoon, mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa mga pagpapasya na ginagawa nila, O Panginoon. Ang mga bata, hiniling din namin sa iyo, Panginoon, na patuloy na makilala ka pa nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanila pong buhay. Salamat sa bawat isa. Salamat sa mga kapatiran, O Panginoon, na naroon ang desire na lalo pang matuto sa iyo pong mga salita at sa pamamagitan ng mga pagdalo ng mga pagtitipon, makatutulong sa amin, O Panginoon, ang ganito pong mga bagay na nagpa-participate po kami, O Panginoon. Lord, sa pagtataas ng kamay ng iyo pong lingkod, idaloy mo sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaloy na pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit at ang pag-iipisa ng Santong Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless po sa bawat isa. Sunday school daw po.